bahay yung ginagawa ngayon si Erjan sa may area ng yacht club. At kita po natin tuloy-tuloy na yung construction yun dyan. Ayan po mga kababayan. Ayan, balintabayalan po natin no, kung kailan po yan matatapos. Sa ngayon, ikot-ikot pa tayo at mag-update tayo sa ibang area ng Manila Bay. Ayan po yung dating CR. Ayan po. Araw mga kababayan, dito tayo sa area na to at tayo mag-update muna kung makikita ting kaganapan ngayon sa araw na to. Ayun po ano, nakarang mga araw at mayroong isang barge na kulay blue, yun po sa bandang na nag-discarga rito ng buwangin. Ayan, sa ngayon po nakikita po natin na tapos na pag-discarga nila at yun naman ito isang na to, nakikita po natin isang barge na to ng kulay blue. Ayan nga po, ano, at tunutulo pa rin ang buhangin yan at sa ngayon nasa gitna pa siya ng laman. Magpata lang kung anong oras siya maglalapit dito pag nag-discarga ng buhangin. Makikita po natin dito yung isang backhoe no, sa ibabaw ng ano, sa ibabaw ng barge na to. Ayan, makikita po natin yung buhangin na pakarami. Sa ngayon mga kababayan, bali ang topic lang tayo no, kung along oras, ngayong bang araw na to o susunod na araw sila lalapit dito para mag-discarga ng buhangin. Sa ngayon mga kababayan, makikita po natin dito itong isang bako, no? Itong buhangin po na ito, napakaraming tambak na buhangin. At ngayon ito po nga nakikita ng mga bako, arang sila makita sa ibabaw ng, ano, ng buhangin na to. Bali, ang ginagawa po natin isang bako na to, nag-iisa. Yun naman yung sa may bandang unahan po ng buhangin at tinatransfer niya po sa may bandang side na ito. Sa bilang side po dito, bali tinatanggal niya po yung ano yung buhangin sa may bandang unahan upang ilipat niya rito sa bilang side para maging bakante yung unahan upang sa pagdidiskarga nga ng itong isang barge na to upang maging maluwag yung pagdidiskarga na ng buhangin dito. Ayan mga kababayan, bali antabay lang tayo kung kailan yan or ngayon ba or bukas dito magkakaroon ng ano ng pag-i-discarga nila sa araw na to. At meron tayong napansin dito mga kababayan, isa pong taga DNR na kung saan ay mag-check ng kanilang water level dito sa Manila Bay. Kaya po, kita po natin parating no? Parating po itong dalawang taga DNR para i-check itong quality level. Halos sa isang linggo, dalawang beses ata sila nag-check ng quality level dito sa may Manila Bay. Yung isa pa, bali tatlo pala sila na magkakasama ng taga DNR para mag-check ng kumuha ng sample ng tubig no, para sa coliform level.
Sir, malalaman ba kagad kung kano yung coliform level niya kung ano na? Mga ilang days? Ha? Pasalab malalaman yan? Ayan po mga kababayan. Tignan po natin no, kung sa ngayon makukuha kagad yung resulta ng kuha nilang sample ng coliform level. Balilitaan pa sa may laboratory nila yan para malaman nila kung ilan na lang yun, ano, yung coliform level ng tubig sa Manila nila. Mga kababayan, bali dito sila ano, no? Dito itong area na itong kinuha nila ng ano ng kumuha sila ng tubig, sample ng tubig dito sa area na ito. Mga kababayan, nakikita po natin ito parang nagbabrown na to, na parang nagbubula. Yan po mga kababayan. Ito po ay ano, katas ng ano ng buhangin. Nakikita po natin. Kulay brown siya mga babayan. Yan po yung ano yung katas ng buhangin. Balang po tayo no. Mga kababayan, dalawang ano, dalawang sa ilan sabi nito taka dito po, dalawang sample ng tubig kinuna nila ng area na to.